bangsa. Ay para lang sa kanya. Amen. Good evening po, brothers and sisters. Mabuti naman at magkakasama tayo muli. Bilis ng araw, no? Maya-maya lang, November na naman. Birthday ko na, yay! Yeah, excited. 54 years old. Wow! Pero mo yun. Bait ng Lord, ano? Praise the Lord talaga. Okay. So, bagong lahat, mag-pray muna tayo, Ron. Please, lead us into prayer. Let us pray. Lord, thank you po for today, for gathering us. Thank you po for keeping us safe this week. This keeping us healthy. And Lord, sana matuto kami sa word niyo po. Just let me pray. Amen. No, siyempre naman, matututo talaga tayo sa word ng Lord. So, thank God. At maraming revelation every week, no? Buti talaga ng Panginoon, no? Marami ding nangyayaring hindi okay, eh, no? Pero, tiwala lang. No? Bahala na siya. Kilala naman niya tayo. May history na tayo sa kanya. So, siya nang bahala. No? Okay, so, last week, pinag-aralan natin, Erwin. Wedding. Rest ang pinag-usapan natin last week. Anong naging connection ng wedding at Cana sa rest? Well, may problema. Naubusan ng alak. At sabi ni Mary kay Jesus, anak, nawalan sila ng alak. Tapos sabi niya doon sa mga tao, gawin niyo kung anong sasabihin niya. Tapos malis na si Mary, nagpahinga na siya. Bahala na si Jesus doon. So sana, ganun din yung attitude natin. No? Bahala na si Lord dyan. Alam niya na yung gagawin niya dyan. No? Yung trusting ba? Idulog mo sa kanya, tapos iwanan mo na yung burden sa kanya, siya nang bahala. Ganun yung naging attitude ni Mary, at yun din po sana sa atin. Gusto po ng Lord yun. Kasi sabi niya, di ba, come to me, all you who are burdened. Take my yoke, for my yoke is easy. And I will give you rest. So may problema, may burden, binigay ni Mary kay Jesus yung burden, tapos umalis na, bahala na sila dyan, bahala na si Jesus dyan. So tayo minsan eh, Lord, bahala ka na problema ko, no? Tapos kunin ko na lang ulit. Tapos sige na Lord, bahala ka na ulit, pero kunin ko na lang ulit. Paulit-ulit na. Parang magta-trust ka, then mag-worry ka. Pag nag-worry ka, parang kinuha mo ulit, no? So, minsan hindi halata, nagtatiwala tayo sa Panginoon kasi panaykuha natin doon sa problema. Sabi ni Lord, sige, kung gusto mong kunin, i-design na. Pero kung gusto mong ibigay sa akin, ako nang bahala. Di ba? Tama. So, when we worry, parang kinukuha natin yung burden, no, ng isang problema. Hindi naman po ibig sabihin na wala tayong gagawin. No, kung may magagawa tayo tungkol sa isang problema, ay gawin natin ngayon. Kung wala na, tayong magagawa. Give the burden to Jesus. Sige nga, yung wedding, alangan naman saan sila tatakbo para bibili ng mga ano, wine. Meron naman siguro, pero baka malayo. Alam nyo naman nun, hindi naman pwede, wala namang kotse, lalakarin mo pa, no? Eh, naubusan na ng wine, magre-reklamo na yung mga tao, di ba? Aalis na sila pag naubusan. Eh, pabili ka pala. So, hindi na-anticipate na nawalan ng wine. So, ano ang pwedeng solusyon? To Mary, parang mahirap itong sitwasyon na to, ha? Kaya naisip niya ang Panginoon, anak, wala na silang wine. Bahala na. At pakinggan yung sabi niya, gawin nyo. Ganun lang, umalis na. No? So, yun sana yung maging attitude natin. We are trusting sa Panginoon.
Okay, ngayong gabi naman, pag-usapan natin yung the temple tax, no? Dun sa Matthew 17:24. Sabi, pakibasa naman, no? After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect jury and taxes? From their own children or from others?" "From others," Peter answered. "Then the children are exempt." Jesus said to him, "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours." Okay. Salamat, Arvin, sa pagbasa, no? So, pagbubulay-bulayan natin itong kwento na ito, no, mga kapatid. So, ano nga ba itong temple tax na ito? Siyempre, no, binabayad ito ng mga Israelites para naman sa maintenance ng temple. Siyempre, may tagalinis din dyan, no? May mga taga making sure na maayos, no? Kung may mga problema, eh merong pang-ayos. So, pang-maintenance, kumbaga. So, every Jewish na male over the age of 20 ay kailangan magbigay ng temple tax, which is in nga 2 drachma coins per person, no, for the upkeep and maintenance of the temple. So tinanong nga, no, so nagbabayad ba ang si Jesus ng tax? So ang sagot naman ni Peter, yes, nagbabayad, no. Ngayon merong talinghagang kwento si Lord, no. So, what do you think, Simon, sabi ni Lord? From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others? So, alimbawa, ikaw may-ari ng temple. O ikaw yung king. Anino kakukuha daw ng mga taxes? Sa mga anak mo ba? O sa iba? Oh, come on. King Raymond, kanino ka kukuha ng tax? Sa mga anak mo ba? Or sa iba? From others. From others. Oh, tama yung sagot ni Simon, ano? From others. Ngayon, sabi ni, ano, Lord, then the children are exempt. Sabi niya. So, exempted yung mga anak. So, in this statement, Jesus is saying the temple belongs to His Father. No? And since He is the Son of God, dapat exempted siya sa pagpabayad ng tax. Tama? Yun yung gusto niyang sabihin. No? So, kung maalala niyo, no, may time pa nga dun sa John 2 na naggalit si Jesus nung may mga nagtitinda dun sa church, sa temple, no, kung ano-anong matitinda doon, cattle ship, doves, no, lahat, may mga money exchangers pa doon, at yun, nagalit siya, pinagto-turn over niya, at ang sabi niya, "Stop turning my Father's house into a market." No? So yun, talagang kliniklaim ng Panginoon na ang temple ay bahay ng kanyang Ama. No? Oo, kaya naman, sabi niya, kung ang Ama ko ang may-ari ng temple na to, hindi ba dapat ako ay exempted? parang ganun yung gusto niyang sabihin. Ngayon, sabi ni Jesus, anyway, para hindi tayo makasakit, or so that we may not cause offense, sige nga Peter, pumunta ka dun sa lake, mag-fish ka, no, throw out your line. At yung unang fish na makatch mo, buksan mo lang yung kanyang bibig at nandun yung 4 drachma coins
at yun ang task nating dalawa. Napaka-humorous talaga natin si Lord, ano? Pwede namang nag-magic na lang na may kinuha siya sa bulusan niya. Dati wala, meron na. O, eh, Peter, meron dyan sa bulusan mo, 4 drachma coins. Pero ito, no? Mag-fish ka nga, Peter, at kunin mo yung 4 drachma coins doon. Ang galing, ano? So, yun, pagbulay-bulayan natin ito, I think maganda yung ginawa ng Panginoong Jesus dito, no? That, so as not to cause an offense, so sinabi niya si Peter na kumuha ka ng coins dun sa fish at ano, bayaran natin yung tax. Where dapat exempted ako kasi ako ay anak ng may-ari ng temple na ito. No? So ano yung nakita natin na ugali ng ano yung pinakita ni ano Lord na ugali doon? Napansin ko no, tuwing may miracle si Lord, hindi pwedeng mapapalampas yung miracle ng walang lesson. No? Laging may opportunity no ang Panginoon to teach in whatever situation. Kasi pwede lang naman siyang nagbigay ng pera tapos tapos na. No, but this time gusto niya ng conversation eh. Meron siya gustong emphasize, that is the Son of God, no? And dapat exempted. Pero syempre, hindi na naman masyadong naintindihan ng mga tao. Pero ito po yung nakita ko, no? At ang revelation ng Panginoon is, the Lord Jesus, He gave up His right to be right, to keep the peace. No? Right niya yun na, anak ako ng Diyos. Anak ako ng may-ari ng temple na to. Kaya dapat exempted ako. Pwede naman niyang sabihin yun or ipilit, no? Na hindi ako magbabayad kasi ako ay anak ng may-ari ng temple na to. So, he would rather be a peacemaker not to cause an offense than to assert his right as a son of God. A truth that the people may not even understand, no? So, maalala nyo nga, no, nireveal niya yung sarili niya, no? Even in his own hometown, ano? They almost throw him into the cliff. Oh. At saka nung sinabi niya, I am the bread of life. Naku, nagalit na naman yung mga tao. Paano? Hindi ka naman pwedeng namin kainin, no? They almost stoned him to death, no? So, may mga bagay na alam ng Diyos right ko ito, anak ako ng Father. Pero hindi maintindihan ng mga tao eh. So, sa mga times na nire-reveal niya yung sarili niya kung sino siya, medyo nagagalit yung mga tao. Tinatawag siyang blasphemer. Ano. So, now, hindi niya in-insist na anak ako ng Diyos, kaya exempted ako sa tax. Kundi, he gave up his right to be right, to keep the peace. No? Ang galing, di ba? Okay, so yung verse before this story, actually, is verse about his prediction about his death. Basahin mo nga, Iran, Matthew 17:22. When they came together in Galilee, he said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and on the third day he will be raised to life." And the disciples were filled with grief. So, bago itong kwento ng temple tax, predict na ulit ni Jesus na he will be handed over, ano, delivered to the hands of men and will be killed, no, by crucifixion. Ano. Pero, kaya medyo itong temple tax na to is pagkatapos siya kasing sabihin na papatayin yung Son of Man. To ako yon, ako yung Son of Man na dapat exempted. Ano? At yun nga, yung sinasabi ko, he would rather be a peacemaker than to emphasize na anak ako ng Diyos. Kasi nga nagagalit nga yung mga tao sa kanya. Okay, ano pa? Ano pang nakita natin? Jesus gives up his right to be right to pursue his mission. Oh, he would rather be purpose-driven, ano, and in his action or inaction. No? Meaning, may gawin man siya o wala,
dapat may purpose, no? Minsan, hindi siya mag-move, di ba? Like yung may dinala siyang sinner sa kanya. Hindi naman siya unang bumatuwa. So, in action yun. Isinner yung babae na yun. Kahit siya yung may karapatang batuhin yung babae kasi siya lang yung walang sin, hindi niya ginawa. So, in action yun. Wala siyang ginawa. O kaya naman, may mga time na siya yung umaksyon, no, to save, to heal a man on a Sabbath day with a withered hand, halimbawa, no. So, lagi may purpose yung kanyang mga ginagawa. So, alam niya na his mission is not done. Hindi niya napalalakihin itong paniningil ng temple tax sa kanya. Hindi niya na i-blow up yung situation. Kaya ang sabi niya, so as not to cause offense, magbayad na lang tayo, Peter, no? He still needs to be careful as people are always trying to find ways to trap him. Diba? And alam naman niyang mangyari yon. Pero may timing din kasi ang Panginoon, no? So, he knows he will go through persecution, but hindi naman niya kailangan pabilisin, no? So, kasi kung nakipag-argue na naman siya, hindi ako magbabayad ng tax, pwedeng magkagulo na naman, ano? Alam naman niya na his persecution is coming, but this temple tax is a very simple things. He doesn't need to magnify at masira pa yung kanyang plan. So what he always does is to make sure that others do not stumble in their faith. Yung madismaya kay Jesus, naman si Jesus, napakasimpleng bagay, magbabayad lang ng tax, nakipag-away pa. Diba? So walang makakapagsabi ng ganun kasi binayayadaan niya. Siyempre, ang purpose ng Lord ay mag-increase ang faith ng mga tao sa kanya instead na mawalan ng faith. So, very careful ang Panginoon na lahat ng kanyang mga ginagawa ay tama. No? O kanyang sinasabi. Kahit na kung minsan tama siya, hindi niya na kailangan sabihin o pangalandakan. Kasi to keep the peace or to pursue his mission. He showed also that he can do the impossible naman. No? Saan ka naman fish na mayroong drachma coin na agad, no? Only a God can do that in miracle. Can do the impossible, no? Because he is the Son of God, no? So, he just show that he is a Son of God. He just show his power. He doesn't have to tell, no? Or to argue about it. Or to emphasize it. No? Diba? Ano pa ang naaral natin dyan? Jesus choose to follow yung rules and loss of his time, no? During that time, no, he would rather be law abiding so that no one could find fault in him, di ba? You know? People likes to put the Lord Jesus to the test and they would like to see Jesus fall, no? They would like to see na sumusunod din ba siya sa rules o hindi, di ba? So, maalala nyo nung tinanong siya dun sa Matthew 22 month. Matthew 22:15-22. He is the Pharisees and Herodians want to entrap Jesus with a question. It is lawful to pay taxes to the emperor or not? Jesus knows the malice in their hearts and responds with a cutting question. Why are you putting me to the test, you hypocrites? Show me the coin used for the tax. When they had handed him a denarius, he asked, whose head in this is in this? Whose head is this? And whose title? They respond, the emperor's. Jesus ends the conversation with the words, give therefore to the emperor the things that are the emperor's, and to God the things that are God's. Diba? Gusto talaga nila i-trap si Jesus, ano? Susunod ba siya? O gagawin niya ba yung ano, tama? So, syempre may mga laws naman noon, no?
Siyempre si Lord Jesus, he is a human being, he is a citizen. Also, kailangan niya rin gawin yung magbayad ng tax. And ito nga, he chooses to do those, no? Rather than paki-argue na I own everything. So, wala kayong para karapatan na singilin ako. Because I own everything. Pwede naman yung sabihin nyo, no? Pero, hindi. No? He would rather be law-abiding. So, nakita natin, he would rather be a peacemaker. No? Huwag nang gumawa ng gulo. No? Simpleng bagay lang naman. Bayaran na. Huwag nang emphasize na ako yung son of God, eh, kapat exempt ako. No? Pangalawa, no? He would rather be purpose-driven. Alam niya pa na marami pa siyang kailangan gawin. This is not the time para i-hand over na siya o i-persecute na siya. So, simpleng bagay, gawin na lang. No? Purpose-driven. Marami pa siyang gagawin eh. Simpleng bagay, hindi na kailangan pa. Or, he would rather be law-abiding. No? Gawin kung ano yung rules of his day. No? Kasi he's also a citizen. No? Naging nagkatawang tao na siya. So, susundin niya rin. So, despite all the traps na gustong gawin ng mga tao, para, kasi pag disobey siya sa law, pwede, ikukulong siya, di ba? Pwede din. So, napaka-witty. Gusto ko actually itong kwento ng Matthew 22 na, o nga, show me the coin! No? Whose head is this? And whose title? No? And they said, the emperors. Then give therefore to the emperor the things that are the emperors and to God the things that are God's. Ang galing, no? Ano pang nakita natin dyan? Jesus, sa tingin ko, no, he created humor, no? Instead of gulo, humor na lang. Patawa, no? Katawa. So that we may not cause offense, go to the lake, throw the line, take the first fish you catch, open its mouth, and you will find 4 drachma coins. Sabi ko naman sa inyo, pwede niya lang kung ano yung sa bulsa niya o sa bulsa ni Peter. But he chose something na impossible to do. And funny, no? Oh, I find that funny and humorous. When you imagine it, nakakatuwa, no? Si Lord talaga mabiro, no? It lightens the situation. See, may sense of humor naman talaga ang ating Panginoon. No? Yun. He chose to create humor instead of strife. So, ano yung reflection natin? Mabilis lang po yung Bible study natin ngayong gabi. No? How do we overcome situations where we are tempted to insist or assert our rights? I think maraming beses natitest ito sa atin eh, na ako ang tama. Malala ko si God really gives away. Malala ko isang gabi, nandito yung kapatid ko. Kagaling namin sa labas, tapos may kailangan ko nun sa apartment. Lalabas na naman si Arvin, no? Para pumunta sa apartment with the car. Sabi ng Tita B, sama nga ako, joyride lang. And then, pagdating nila doon sa Masada, tumigil si Arvin kasi may sasalubong sa kanya. Kala ni Arvin, yung sasalubong sa kanya gigilid. Kasi di ba kagilid si Arvin dito dahil may car. So, nagalit. Kasi ang expectation niya, si Arvin ang maglilihis dito. Si Arvin naman, hinihintay niya kung saan siya pupunta, kung magaganon ba siya. So, parang naghintay na little bit. Pero nagalit. Di mo ba ako kilala? Ako si ganito, si ganyan. Sabi niya. Itong si B, sabi niya, ay, sorry na po. So, parang nag-ano na si V na ano, na pasensya na, tingin na po, pasensya na, huwag nang mag-away, parang ganun. So, in short, naging peacemaker doon si B. At si Arvin naman, tumahimik na lang, you know. Tama siya si Arvin eh, pero kailangan, sometimes you have to give up your right to be right to keep the peace. No? And amazing, no? Amazing how God provides a way out. No? Kasi, kung si Arvin lang yun, baka nga
na-provoke din siya, ano. Pero dahil nandun si Tita Bea, medyo nagkaroon ng, ano, parang this na doon. So Arvin chose not to talk, no, and B chose to, ano naman, to be humble na lang, no, huwag nang makipag-away. Okay, so, ganun. Maraming sitwasyon, I'm sure, brothers and sisters, meron din kayong mga similar situation na parang inapi kayo, ganyan. Kaya lang, is it worth your time? Is it worth your effort? Is it worth yung them robbing you of your peace and joy? Parang si Jesus, palampasin na lang, no? Yun, accepted dapat si Jesus, pero hindi na. He followed the rules and regulations and choose to do what's required. Kasi kahit insist niya, hindi maintindihan ng mga tao that he is the Son of God. No, yun. So, give up your right to be right to keep the peace. It's okay to be humble and not fight against things that are simple. No, save the energy. No, be a peacemaker. Oh, ako rin, may mga sitwasyon ako na parang kanina, sabi ko, di ba may awarding tayo? Nasaan yung i-award? Ay, binaginat ko na po dun. Eh, anong i-award natin? Eh, kasi ganito. Sabi ko, hindi. Hindi ganyan ang gagawin. Pero, wala pa rin. No? Nakikipag-argue pa rin yung kausap ko. Kahit mali siya, kikipag-argue pa rin. Kaya sabi ko, it's not worth my peace. No, ang aga-aga pa, ayoko nang maasar. So, umalis na lang ako. Ngayon, yun ding sinabi ko ang nangyari. Kasi yun ang tama, di ba? Pero sometimes, no, save the energy, save the emotion. It's not worth. Some people are not worth our, ano, that much attention or that much emotion, di ba? Some situations do not also deserve na ma-steal o marab tayo ng peace natin o happiness natin, no? Ang aga-aga nga pa lang, naasar ka na. Baka maghapon ka ng maasar dahil sa kukunting bagay, no? Huwag na lang. Sayang lang, no? Ang stress. So, we go through situations like that. It's okay to give up your right to be right just to keep the peace. Anyway, alam naman ng Lord ang nangyayari. He's watching. And He will vindicate us. No? Pagkabalik nila Arvin, nabangga naman na yung nang api sa kanila. Ay, hindi ko naman pinagdasal yun, sabi niya. Pero, you know, sometimes God will let you see the effect of anger ng ibang tao sa kanilang buhay. Angry-angry eh. O di, ayun. Okay. Ganun talaga po minsan ang buhay. Pag masyado tayong nagpapaalipin sa ating mga emosyon, may mga nangyayaring hindi maganda. Okay, so be purpose-driven. Diba? Focus on your mission and do not let distractions derail your plans. Na? There will be situations or even people who will try to stop your plans. No? Leave them. Iwanan, no? And pursue what you want to do na plano mo sa buhay, no? Shake off yung ano, yung kanilang effect sa'yo, no? Oo. Hindi ka naman nila matutulungan. Diba? Magkos, mapapahirapan ka pa. So, halimbawa, lumabas ka ngayong araw. Ano bang purpose ko ngayong araw? I wanna be successful today. Ngayon, kung may nang-asar sa'yo sa traffic, ay hapabayaan mo na. I want to be successful today. Remember your plan for the day, no? Na yun ang gagawin mo. And create humor in your situations to avoid conflict. No, be quick to lighten the situation. Pagiging sensitive tayo, no? Halimbawa, si Arvin din, very good dyan eh. Yung, halimbawa, parang may heated, parang umiinit yung argumento. Halimbawa, sasabihin niya, fight, 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 fight. Pero, hindi naman niya sinasabing, parang magiging aware din
tuloy yung mga tao. Ay, nag-away na ba kami nung lagay na yun? Actually, wala pa namang away, pero parang, I feel that is a humor, no? Kasi na nare-realize, nag-away na ba kami? Hindi ko naman na-feel na nag-away, pero, okay, fight, fight, fight. Mas titigil bigla, kasi ayaw natin ng fight, di ba? Or, basta, may mga situation na, halimbawa, nagkakainitan na, be quick to divert, no? Talent din yun eh. And magpatawa and nalalighten yung situation. So, sa akin, humor yung ginawa ni Lord na, sige nga, Peter, yung parang lighten up the situation. Mag-fish ka nga doon, merong yung unang fish na makukuha mo, may 4 drachma coins. So, instead na parang tense yung situation, natuwa na lang yung mga tao. Wow! Ganda. So, do not magnify the problem. Keep it simple. When it is simple, no? And pray that God will give you a way out when you are in an unpleasant situation, no? Kasi the Lord will provide naman a way out naman talaga. Kagaya nga yung kunento kanina na pwede naman hindi sumama yung kapatid mo. Pero God willed it na sumama para mas lighter yung maging effect ng situation. So, maging sensitive lang tayo, no? Yun palang ginawa ni Lord sa akin for today and nagiging grateful tayo. Okay, so, yun lang po, brothers and sisters, no? 2 drachma coins, temple tax, yung topic, pero the Lord would not miss a chance to teach us to be a peacemaker, to be purpose-driven, to be law-abiding, and to be humorous, no? In times na medyo mainit ang mga situation. And of course, the Lord wants us to follow the rules, no? Naman, no? Kasi, imaginin mo ang country na walang rule, kanya-kanyang gawa ng gustong gawin. Chaos po yan, no? Oo. Paano walang traffic light? Sige nga. Ilang bangga ang kaya mangyayari sa isang araw, di ba? Oo, lalo na kung hindi disiplinado yung mga tao. Oo. Sa paano kung walang pulis, di ba? Walang rules na bawal magnakaw, ay di lahat na nakawan na. Kung walang rule na bawal kumatay, o di lahat nagpapatayan na. So maganda rin po ang mga rules. Nakakatulong po yan sa atin, no? For our safety. Kaya, yung tax, okay lang po yan, no? Ako, lagi yung sinasabi, laka-laka naman ng tax. Pero, pag naalala kong scholar naman si Jet, at ako nag-aral din sa public school, aba, maraming salamat. At okay naman, at nakakapagbigay na ako ng tax sa gobyerno para may pampaaral sa public school. Diba? Ayan. So, perspective lang po. So, again, be a peacemaker, no? Be purpose-driven, be law-abiding, and create humor in situations rather than creating strife or trouble. Yan lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana nakatulong po ang ating pag-uusap ngayong gabi. Mon, pa closing prayer. Thank you, Lord, sa wisdom and knowledge na from you, Lord. Sana ipamamuhay namin yung words mo araw-araw. In Jesus' name, amen. 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 Bye-bye po. See you next Saturday. See you. Sa akin ng katulad mo.
piling mo. Sumamba, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.